mucho andar así, yo no quiero más, solo en mi casa. Porque cuando yo andar mucho así, mucho persona andar, yo no quiero más, mucho persona andar. Por eso que acá esta persona viene y me da consejo. Mainit na umaga po sa inyo mga amigo. Yan, maaga pa lang dito sa Ecuador Guinea, pero kita niyo po napakatindi po ng sikat ng araw. Alas 10 po ng umaga at nakikita niyo po ang kubo na kung saan ay unti-unti tinatanggal. At ewan po kung hanggang kailan po ito maitatayo muli. So, stress ang inabot ko dito. Si Chamame, tumaas ang blood pressure at lahat na. So, hindi biro mga kababayan ko ang dinulot ng pagbabaklas ng kubo na ito. Diba? Ang daming nag-aabang, ang daming nag-aantay na matapos. Ngunit hanggang ngayon ay hindi matapos-tapos dahil sa problema na kinaharap namin ni Tia Celsa. So, ang daming nangyari. Ang daming nagkatampuhan, nagkagalit. At ilang araw akong hindi nakakapagpakain, nakakapagbiling program. Ilang araw din akong hindi nakakakunta kala Tia Celsa ng dire-diretso. Maraming bagay po akong natutunan mga amigo sa pangyayari. Mula po na ikinabit itong bahay kubo. So, ayan. Grabe. Grabe yung epekto sa akin ito. Dumating sa point na halos na nakakasakit na ako. Masayang masayang magpakain dito, magbiling program. Ngunit dapat siguro limitahan ko. Dapat limitahan ko na kagaya dati na yung pamilya lang ni TSS yung pinakakain ko. So magkaroon man ng feeding program siguro once a week o twice a week, mga ganun. Pero hindi yung halos araw-araw. Kasi diba sabi nga ng mga tao, ng mga subscriber natin, yung mga nanonood na wag araw-araw kasi syempre yung mga magulang ay iniaasa na yung pagkain nila dun sa pang-araw-araw sa ginagawa nating feeding program. Buenas tardes, señora. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Ahora bien. ¿Cómo va de tensión? Abajo. Ahora está bien. Ayan. Ilang araw kami nga hindi nakita ni Tia Celsa at ito, kinamusta ko kung okay na ang kanyang tensyon o ang kanyang blood pressure. Okay na, mababa na. Tutumar mas medisina? Mm-hmm. Kwanto? Cada dia 6. Kung kay 6? 6, así. 6 comprimidos. 6? Kay 6? 6 comprimidos, medisina 6 cada dia. Kay 6? 6 pieza? Sí. Kay 6 pieza? Sí. 6 pieza de medisina? 2, 6. Cada dia? Sí. ¿Empezar cuál? Empezar antes, vitamina C. Ah, vitamina C. Dos. Mm. Fiber. ¿Qué es eso? Comprimido. ¿De para tensión? Mm. Dos. Después. Vitalat. Dos. Seis. Anim daw yung gamot sa isang araw. Vitamin C, tapos yung sa tensión niya, at saka yung isang gamot pa. Hindi ko alam kung ano yun. So 1 week daw po siya iinom ito para maging okay yung kanyang blood pressure. So sana naman ay hindi maging maintenance ni Chamame ang ganitong klaseng gamot. Kasi napakahirap po. At ngayon lang nangyari sa kanya yan. Yung magkaroon ng blood pressure. At tumaas yung blood pressure niya. To be that solo esto, primera vez a tu tensión na sube, no? Sí, esto, solo, de estrés. Solo esto. Sí, porque antes tu cuerpo bien, fuerte, no? Solo esto. Desde yo nací, desde yo... Solo esto. Oh, ngayon lang tumaas ang blood pressure na tiya, mami. Eh, ahora to dormir bien? Sí, ahora dormir bien. También mi corazón. Así? Antes, así. Ahora bien. Ahora bien, ayun. Ang sabi ni Tia Celsa, mula nung pinanganak siya, ngayon lang daw siya talaga naging ganyan, tumaas yung blood pressure. Tapos yung kanyang puso daw, kumakabog-kabog ngayon daw, eh, hindi na. So, dahil yan sa stress. Ahora to dormir bien. No como antes. Ekat ahora, mas mejor no pensar más, no pensar. Dejar eso todos, ¿no? Cuando tú pensar esto, enfermo. Sí, okay. Enfermo. Desde la mañana, 3 personas venían, todo, desde ayer. Uh-huh. Todo eso, desde yo enferma, personas venían para decir yo, llega, así la vida, llega. Uh-huh. Cuando tú pensas mucho, si tú mueres ahora, mira a tus niños. Sí, mamá. Mal. Mal.
Yung sabi ko kay Tia Mami, ayaan na lang yung bahay na to kung matapos o hindi. Kung hindi matatapos, di okay lang. Ang mahalaga ay huwag niya isipin yung sa nanay niya at ang pag namatay siya, paano yung mga anak niya. Pero Aura, ako ba ito kurason? Yes, ta. Kaya mga senas. Ha? Kaya mga senas na mas. Solo ito ba medicina. Mucho andar así. Yo no quiero más. Solo mi casa. Porque cuando yo andar mucho... Así, mucho persona hablar. Yo no quiero más mucho persona hablar. Mm. Por eso yo a casa. Persona viene, me da consejo. Aconseja. Ya, mami, deja. Tú tienes razón. Deja. Tú tienes razón. Deja. Yo sí, yo he llegado. Pero ¿qué tú puedes decir tu mamá? ¿Qué voy a decir? Ella es mi mamá, yo no puedo decirle nada malo. Solo yo digo que yo doy todo a Dios. Uh-huh. Yan. Sí, 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 está bien. So sabi ko, ano pa ba masasabi niya sa nanay niya? Sabi niya, ano pa rin ba magagawa? Ano pa rin ba masasabi niya? Lahat ito ay pinagpaubayan niya sa Diyos. Tiyo, mami, no? Tu impermo, también yo impermo, no? Pensar mucho. Yo también enfermo. Después, no dormir. Yo también no dormir. Sí. Por eso así. Yo llamé por la mañana para saber cómo tu cuerpo ya está. So ako rin po mga amigo ay nagkasakit at sabi ko si Tia Mami nagkasakit. Lahat kami rito ay nagkakasakit dahil sa stress na dinulot ng nanay ni Tia Mami. At yun po ang totoo. At hindi kasi biro yung mga nangyari. At ito na yung pinakamatindi namin pinagdaanan dito sa Ikuku, dito sa Okumba, yung sa nanay ni Tia Mami. Esto problema nosotros tiene, no? Cuando problema con tu mamá, no? Nada más, solo esto. Pero esto difícil, ¿no? Difícil porque tú no dormir tres días, después enferma, tensión, todo. Yo también, yo tengo taipodía, después mi cabeza mal, yo no dormir bien. Porque yo pensar cómo va Chamamé, así. So yun, sabi ko kay Chamamé, ito yung pinakamirap na pinagdaanan namin dito sa Ikuku, sa Okumba. Na kung saan ay nagkasakit ako, nagka-typhoid, sumakit ang ulo ko, nahihilo ko, hindi ako nakakatulog, parang si Tia Mami, ganun din. So, tingin ko ay stress o matindi nga, kasi pag stress ka talaga, hindi ka talaga makakatulog basta-basta. At talaga iniisip-isip mo kung anong solusyon. Pilit na nag-iisip ka kung anong solusyon. Pero, ayun, ito talaga yung pinakamahirap na pinagdaanan namin sa buong, buong pagbablog ko. Pero para ti, Aura, ¿qué lección tú puedes decir esto clase de problema? Yo no tengo otra lección que decir, pero ahora yo voy a vivir, yo sabe para mi corazón, que no tiene más mamá, así, nada más. Cada día problema mi mamá, cada día. Ahora yo he dicho todo a Dios, que todo mi problema para Dios. Mm. Pero yo no tiene más mamá. Así. Sabi ko kay Tia Mami, ano pa yung leksyon na natutunan mo sa lahat ng ito? Sabi ni Tia Mami, ano pa raw ba? Lahat ng ito ay pinasad Diyos niya na, pero ngayon ay wala na siyang nanay na ituturing. Wala na siyang nanay na gustong kilalanin. Yun ang sabi ni Tia Cesa. Hindi ko maano si Tia Mami, hindi ko masisisi kung hanggang ngayon maano pa sa kanya. Ayan, tingin na naiiyak na naman siya. Pero kasi pagdating sa nanay, mahal na mahal niya yung kanyang nanay. Pero paano ba ang gagawin kung ang mismong nanay ay ayaw sa kanyang anak? So, pinakamagandang ginawa ni Tia Mami ay pinasadyos niya lang lahat ng ito. Tia Mami, no, patapo ko, nosotros ira mi país a... tu corazón a decir a vamos o tú quieres a tiempo aquí más. Yo no puedo suspender mi viaje por mi mamá. Pero tu corazón a decir a vamos o sí, tú quieres esperar. Yo no puedo dejar mi viaje porque mi mamá habla. Así. Porque si yo muero ahora, mi mamá va a quedar. Va a quedar, sí. Aquí tu infierno puede morir aquí. Mis niños van a sufrir, no va a tener quien. Yo voy a llegar a mi diario. Dios va a ayudar todo. Sí, sí. So, sabi ko kay Mami, ready na ba siya na pumunta ng Pilipinas? O kailangan pa niya ng panahon? Sabi ni Tia Cesar, ready na siya na pumunta.
At hindi niya po pwedeng yung ano man yung nangyari sa nanay niya, yun na yun, hindi na mababago at handa na siyang pumunta ng Pilipinas. So Diyos ang makakatulong para sa kanya, Diyos ang tutulong sa lahat. Aura at si mami, no? Yo ito sabera no confianza para todos persona aquí. Porque hay gente aquí bien cuando tú tienes. Cuando tú no tienes, no viene así. Cuando tú dar dinero, esa persona quiere tú. Bien, si quiere persona, tú. Así, porque cuando estoy aquí ahora yo ya, no confianza, costumbre. Nosotros españoles dice costumbre. Ahora yo ya conozco costumbre de cada persona. Cada persona. Sí. So sabi ko kay Chamami, ako at saka siya ay alam na namin yung sino yung mga tao na dapat pagkatiwalaan. Alam ni na namin ni Chamame kung sino yung dapat pagkatiwalaan sa lugar na ito. And then sabi nga ni Chamame, kostumbre o ugali na talaga ng mga tao dito na kung saan ay sino ba talaga yung pagkakatiwalaan at sino ang hindi mapagkakatiwalaan. Sa tagal na nakilala ko yung mga tao dito, alam ko kung sino yung mga tao na dapat iwasan. Ayun, pwede naman nga pwede naman na maging mabait sa kapwa, pero dapat iwasan na rin yung mga tao na alam mo na hindi makakabuti para sa iyo. Kaya yun ang sabi ni Tia Celsa, mas maganda na sa bahay na lang siya, and then magtitinda sa kanyang tindahan at hanggang antayin yung pagpunta namin sa Pilipinas. Yun po ang pinakamagandang gawin ni Tia Celsa. Tsaka may mejor solo to vender aquí, está en casa, no salir. Después a cuidar tus niños, sí, cocinar, solo así. Así. Solo así, pero solo para. Los niños, solo así. Yo quiero hacer comida, yo hago comida aquí, comer aquí con los niños, ya está. Ya está. Hasta el niño pequeño de ahí ayer. Ayer por las 6, así, niño pequeñito ayer aquí vení para hablar con yo. Ya mamá no enfadar. Niño pequeñito ya sabe que mi mamá no me quiere. Hasta el niño pequeñito sabe, viene a hablar yo, tía mami, deja. Tu mamá así, deja. Han dicho que tú estás enferma. Todos los niños vienen ahí porque han escuchado que yo estoy enferma. Hasta niños pequeños. Ella me dijo, no hay que enfermar. Cuando tú enfermas, todos nosotros mal. Muchos días aquí no comemos. Cuida Raúl, no vemos. Cuida Raúl con problemas que tu mamá ha hecho. Yo dice sí, aguantar así, va a terminar. Hasta niños pequeños. Ayun, ang sabi ni Chamame, yung mga bata rito na kumakain dito hanggang sa mga bata rito na maliliit, alam na nanagkasakit siya. Pumupunta rito, sabi nga na nahayaan, huwag ka rin magkakasakit. Kasi papaano na raw sila yung mga bata rito na kumakain. Pati rin po kasi ako hindi nagpupunta rito at hindi nagpapa-feeding program. So malaki epekto ng nangyari dahil kahit ako mga amigo ay hindi po nakakapagpakain na dito sa mga bata dito. So, hinahanap-hanap ako ng mga bata kasi paghapon alam na merong feeding program sa lugar nila. Pero yung sabi ko nga dapat talaga limitahan ko dahil kapag ka hindi ko nilimitahan, ako rin yung magkakaroon ng problema. Napakahalaga na alagaan ko yung katawan ko dahil maraming umaasa sa akin. So, ayun po mga amigo. Okay na rin si Tia Celsa. Pero tingin ko nakaka-recover pa lang si Tia Celsa. Hindi pa siya talaga ganap na okay na okay. Kasi medyo hindi siya kagaya dati na masiyahin at masigla. Ngayon ay unti-unti nagbabago ang kanyang pakiramdam. At mga sa ibang araw niya magiging okay na yan. Maraming naghahanap pala sa akin dito nung hindi ako nagpupunta. Kaya sabi ni Tia Celsa, yung mga bata raw ay sinasabi na hindi dapat siya magkasakit kasi paano na yung pinig program. So nakakatuwa lang din dahil maaalala at mamimiss ka rin pala ng mga bata. Hindi lang siyempre sa pinig program. Alam naman natin na napamahala tayo sa mga bata dito sa Equatorial Guinea. So ayun po mga amigo, i-pray na maging okay si Tia Celsa. Alam ko na nasa stage pa siya ng pagpapagaling ng kanyang nararamdaman, kanyang puso at ang kanyang physical na katawan. Pag-pray po natin at salamat po sa inyo mga amigo. God bless. Na-appreciate yung paano sila nagdadasal.